Magandang araw sa ating lahat. Welcome na naman sa ating aralin sa ESP 3 Week 5 Quarter 1. Pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Kaya mo na bang pangalagaan ang iyong sarili? Ano-ano ang mga paraan mo upang magawa mo ito? Sa aralin na ito ay alamin natin ang mga paraan upang mapangalagaan ang iyong sarili. Tayo muna ay magbalik-aral. Sabihin ang tama kung ito ay nagpapakita ng karatagan ng loob. Mali naman kung hindi. Number 1. Laging naghuhugas ng plato si Risa pagkatapos kumain. Ito ba ay nagpapakita ng karatagan ng loob? Ano ang sagot mo? Ito ay tama. Number 2. Inaaway ni Allen ang mga kalaro pag natatalo siya. Ang sagot ay mali. Number 3. Masaya pa din ang pananaw sa buhay ni Aling Marta kahit may problema. Ito ay tama. Nagpapakita ito ng katatagan ng loob. Number 4. Tinawag mo ang iyong ate upang samahan ka sa pagwawalis sa loob ng bahay. Ito ay mali. Hindi ito nagpapakita ng katatagan ng loob. Suriin natin. Suriin ang bawat larawan. Tukuyin kung ito'y kilos upang mapangalagaan ang sarili. Ilagay ang thumbs up kung oo at thumbs down naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Para sa ating unang larawan, ano ang ginagawa ng lalaki na ito? Ano ang sagot mo, thumbs up or thumbs down? Ang sagot ay thumbs up. Ngayong new normal, ang batang tulad mo ay dapat may sanitizer bilang pagsasanitize ng inyong mga kamay at gumamit ng face mask. Para sa pangalawa, tingnan ang larawan. Ano ang ginagawa ng babae ng nasa larawan? Ano ang sagot mo? Thumbs up or thumbs down? Ang tamang sagot po ay thumbs down. Dahil ang paglalaro sa tablet, paglalaro sa cellphone at panonood din ng telebisyon ay hindi naman dapat pagsabayin at dapat may tamang oras din para rito. Pangatlong larawan. Ano ang kinakain ng isang bata sa larawang ito? Ano ang sagot mo? Thumbs up or thumbs down? Ang sagot ay thumbs down. Dapat iwasan natin ang pagkain ng mga mamantika at mga junk foods at mga pagkain di masustansya tulad ng mga burger, fries, o mga soft drinks o mga chicherya dahil ito ay may hindi magandang idudulot sa ating katawan. Para sa pang-apat na larawan, ano kaya ang ginagawa ng mga batang ito? Ikaw ba ay may mga kalaro din? Ano ang sagot mo? Thumbs up or thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Dahil bilang isang batang tulad mo ay may karapatan kang makipaglaro sa mga ibang bata at mag-enjoy. Para sa panglima, tingnan ang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng dalawang batang ito? Ano ang sagot mo? Thumbs up or thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Hinihiwalay nila ang mga basurang nabubulok at di nabubulok dahil maaari pa nating i-recycle ang mga ibang basura.
Ngayon naman mga bata, subukin natin. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang mga salita na tumutukoy sa pangangalaga sa sarili. Handa ka na ba? Sa unang bilang, ito ay paglilinis ng katawan sa pamamagitan ng paggamit ng sabon at shampoo. Ano kaya ang sagot? Ang tamang sagot ay pagliligo. Tama ka! Para sa pangalawa, ito ay paggalaw ng katawan upang mapawisan. Ano ang sagot mo? Ito ay ehersisyo. Pangatlo, ito ay ginagawa sa basurang nabubulok at hindi nabubulok. Anong dapat gawin sa mga basurang ito? Ito ay paghiwalay. Para sa number 4, ito'y pagtatanggal ng kalat o dumi. Ano ang sagot mo? Paglilinis. Number 5, pagkain ng mga pagkain may bitamina at protina. Ang sagot ay masustansya. Tama ka. Bilang isang batang tulad mo, dapat matuto kang kumain ng mga pagkain may bitamina at may protina. Tuklasin natin. Narinig niyo na ba ang kasabihang ang kalusugan ay kayamanan? Totoong ang kalusugan ay kayamanan. Masasabing ikaw ay malusog kung maayos o masigla ang iyong pangangatawan. Malusog ka kung wala kang sakit o karamdaman. Magagawa mo ang iyong nais at maaaring humaba pa ang iyong buhay. Ang kalusugan ay kaayusang pisikal, mental o pag-iisip, emosyonal o damdamin, sosyal at espiritual. Dapat mong pangalagaan ang sariling kalusugan. Matatamo ito kung maisasagawa ang iba't ibang wastong kilos at gawi. Ilan sa mga dapat mong gawin ang mga sumusunod. Una, pagsunod sa social distancing, pagkakalayo sa isa't isa. Pangalawa, paglilinis ng katawan, pagliligo o pagsisipilyo. Ang pangatlo, pagliligpit ng mga kalat at mga laruan. Pangapat, pagwawalis sa loob at labas ng bahay. Ang panglima, pagkain ng masusustansyang pagkain. Panganim, paghiwa-hiwalay ng basura, yung mga nabubulok at di nabubulok, dahil ang mga ibang basura ay pwede nating i-recycle pa. At nariyan din ang pagtulog at paggising ng maaga. Hindi dapat kayo nagpupuyat dahil lang sa kakapanood ng TV o paglalaro sa mga computer o kaya naman paglalaro sa mga online games. Dapat matulog ng maaga para maging malakas at maging maayos ang iyong kalusugan. Pagyamanin natin. Ngayon naman mga bata, basahin natin ang tula. Sabayin niyo ako. Sarili ko, pangangalagaan ko. Ating katawan ay biyaya ng may kapal, kaya dapat alagaan at pahalagahan. Malinis na puso at bukas na isipan, ang ating sarili, ating kinabukasan. Ang sarili natin dapat pag-ingatan, dagdagan ng kaalaman ang ating isipan, ating katawan mahalin at pangalagaan.
Wastong pagkain lamang ang laman. Dapat pag-ehersisyo at wastong paglilibang. Kailangan lagi ng ating katawan. Isagawa. Ano-anong pag-iingat at pangangalaga sa sarili ang nabanggit sa tula? Ano ang sagot mo? Dagdagan ng kaalaman ang ating isipan. At ating katawan, mahalin at pangalagaan. Magaling! Pangalawa, ayon sa tula, mapag-iingatan at mapangangalagaan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng... Ano ang sagot mo? Tamang sagot ay wastong pagkain, pag-e-ehersisyo, wastong paglilibang. Isaisip at tandaan. Ang isang batang malusog ay madaling makagawa ng mga proyekto o gawain ng may kahusayan. Ang paraan ng kanyang pag-iisip ay kahanga-hanga sapagkat nasasalamin sa kanya ang kahinahunan, kaayusan at katalinuhan. Ang pagkakaroon ng wastong kilos at gawi sa pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan ay isang ugaling dapat kasanayan. Kung ito ay may sasagawa natin, hindi tayo dadapuan ng mikrobyo o COVID-19 na nagdudulot sa paghihina ng ating katawan o pagkakasakit. Para sa ating tagdangaralin, paano mo mapapangalagaan ang iyong kalusugan at kaligtasan? Aasahan ko ang inyong mga sagot. At iyan po ang ating aralin ngayon sa ESP 3 Week 5 tungkol sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Muli, maraming salamat at aasahan ko kayo muli sa ating susunod na aralin.